Hello everyone, my name is Hanely Truds. Welcome and welcome back to my channel. Pag-uusapan po natin ngayon kung ano ba ang dapat gawin kapag may error or may mali sa birth certificate natin or sa marriage certificate natin. Actually, meron pong nag-comment about nito, si Ms. Bing Bulano. So nagkaroon siya ng problema sa pagkuha ng passport kasi may mali sa marriage certificate niya. Mali ata yung spelling or yung middle name daw ng tatay niya. Hello to you, Bing. Sana mapanood mo tong video na to and thank you for your comment. Kapag meron pong error or may mali po sa birth certificate natin or sa marriage certificate natin, diretso po tayo sa local civil registrar office or sa munisipyo kung saan po na-register yung birth certificate or yung marriage natin. Sila po yung magko-correct nun. Sila yung magpa-process and syempre hihingi po sila ng mga documents. And meron din po tayong babayaran na fee. Pero hindi naman ganun kamahal. Sa experience ng parents ko, may mali sa marriage certificate nila. Mali yung spelling ng apelido ng papa ko sa marriage nila, sa marriage certificate nila. Kasama ko sila dati na nag-process. So first, pumunta po kami sa munisipyo kung saan na-register yung marriage nila mama, sa local civil registrar sa munisipyo. Doon, sinabi namin na may mali sa marriage certificate. And then, humingi po sila ng mga documents like birth certificate naming magkakapatid, and ID ni Papa, and also yung death certificate ng lolo ko. So parang yung hinihingi nila ng mga documents ay yung kung saan tama yung spelling ni Papa, apelido ni Papa. So kapag pupunta po tayo sa local civil registrar, magdala na lang din po tayo ng mga documents or IDs kung saan tama yung spelling or tama yung information. And meron din kaming binayaran. I think 1,000 pesos or something, mga ganun yung nabayaran namin nun. Pero sobrang tagal po ng process. I think almost 1 year bago lumabas yung marriage certificate nila mama sa PSA. Pero baka depende lang din po sa munisipyo or sa city kung saan kayo magpapakorek. I think ipapadala pa kasi nila yun sa Office of the Civil Registrar General sa Manila. Kaya siguro matatagalan talaga ang process kapag ganun. So yun, mga 6 to 8 months ata yun, tumawag kami sa munisipyo for follow-up kung makaka-request na ba kami ng PSA marriage certificate or PSA copy ng marriage certificate ng mama ko. And then sabi nila, okay na daw, pwede na daw kami mag-request. Nag-request kami sa PSA Servilis online. Nakakatawa kasi nung dumating na yung PSA copy ng marriage certificate nila mama, nakita namin na ganun pa rin siya. Mali pa rin yung spelling ng apelido ni Papa. Pero sa gilid ng certificate, na marriage certificate nila, may remarks na nakalagay or parang anong tawag nun? Amendments or annotation? Yung parang information nakalagay doon na yung correct na spelling ng apelido ni Papa. So, yun na pala yun talaga. So, ganito yung nakita namin sa marriage certificate nila mama. May nakalagay, may nakasulat sa gilid. And yan na po yun. Yan na po yung correction ng marriage certificate. Ganito yung makikita natin kapag may pinakorekt tayo sa marriage certificate or sa birth certificate natin. So Bing, ayun nga, na-mention ko, pwede mong ipakorekt yung birth mo or yung marriage mo kung saan man yung mali. Ipakorekt nyo po sa local civil registrar sa munisipyo kung saan kayo na-register, saan na-register yung birth mo, and kung saan na-register yung marriage nyo. And hihingi po sila doon ng documents, and sila yung magpa-process and bibigyan ka po nila ng instruction kung ano yung gagawin. Sana makatulong po itong video and kung may mga questions po kayo, i-comment nyo lang. And don't forget to subscribe and like this video. Thank you for watching. Bye-bye!